bago pa man naganap ang bakbakang Casimero versus Sanchez. Ano nga ba ang katotohanan sa matinding sinapit ni Casimero sa bansang Mexico? Bago pa man makilala ang angas ng Pinas, John Riel Cuadro Alas Casimero bilang 3 Division World Champion. Isang napakatinding karanasan muna ang sinapit nito sa light flyweight division dahil muntik na itong mawala ng karir mula sa bakbakang naganap sa Mexico. Ang makakalaban, isa sa kambal ng mga Garcia na mainit sa Mexico, alias Prinsipe Ramon Garcia, na sa unang tingin ay para bang walang kakaiba na nakatagong hiwaga sa kalaban ni Casimero. Ngunit sa laban ay napakalaki pala ng bentahin nito, sapagkat bibihira sa lower weight class division ang ganitong kahaba na galamay. Umaabot sa halos kasing haba ng mga braso ni Margarito. Bukod pa dito ay southpaw ang gamit na stand. Kaya naman, mainit sa Mexico ang naging rivalry fight. Dahil pagkatapos ng bakbakang ito na Casimero versus Garcia, ay world title fight na ang isusunod sa kung sino man ang mananalo sa dalawa. Nang mga panahong iyon ay bitbit pa ni Casimero ang interim WBO belt ng 108 pounds division. Kung kaya't napakalaking sugal ito para sa Pilipinas dahil sa hometown pa mismo ng kalaban magaganap ang sagupaan. Pinatos ni Casimero ang bakbakan dahil para sa kanya ay dito masusubukan ang tibay ng loob ng isang boksingerong Pinoy kung paano ang sinapit ni Pacquiao na magpagala-gala sa labas ng bansa para lang masubukan ang tunay na estado ng sarili sa larangan ng boxing. Sumapit ang bakbakan at halos wala kang makikita ang kakampi ni Casimero sa loob ng stadium, kung kaya't naging mahirap na sagupaan ito para kay Casimero. Bakbakang John Riel Casimero versus Ricardo Espinosa Franco. Ang paglalabanan po rito ay WBO Interim World Bantamweight Title. Ating silipin kung anong taktika ba ang mananaig dito. Ang galawan po rito ni John Riel Casimero ay pinapriority niya yung kanyang ingat sa umpisa. Distansya at kung susuntok man, convincing power punches yung kanyang pinapairal. Actually, kinokompare natin siya kay Edwin Valero dahil kanyang iniidolo pala si Edwin Valero. At kung ating malalaman ang kilos ni John Riel dito, mayroon bang similarities? Ano ba yung similarities na yun? Sa aking napapanood kay John Riel dito, no? Siguro yung similarities ni Valero at Casimero, yung pagpili ng suntok na pakakawalan. Hindi sumusuntok si Casimero nang walang dating yung kanyang kamao. At ang pinapakita ng kalaban dito, talagang palaban naman dahil ito Mexicano. Ginanap ang kanilang bakbakan sa Dignity Health Sports Park, Carson, kung saan undercard po ang bakbakang ito sa Danny Garcia. So far so good para kay John Riel Casimero, ano? Ang unang pinapriority ni Casimero dito yung distansya, na makadistansya muna siya bago siya bumira ng solidong suntok. Good body punch doon para kay John Riel Casimero. Grabe yung gigil ni John Riel Casimero sa bakbakang ito, ano? Ayun, oh. Talagang tumatama yung mga suntok at bira doon ni Casimero. Ang pinaka susi rito ni John Riel yung kanan. Pinapriority niya yung kanyang distansya rito bago bumitaw ng power punch. At bibihira kung makita rito yung mga jab. Although very effective naman para kay Casimero, no? Tumatama at tumatama yung mga power punch sa kalaban. Tumama ulit doon yung kanan ni Casimero. Alam nyo yung napansin ko kay Valero at Casimero. Meron silang instinct sa laban, ano, kung kailan pakakawalan yung power. Ngayon, natapos po yung round na yon.
Malamang na-question natin, no? Kung bakit si kasi Valero ang iniidolo ni Casimero at hindi si Pacquiao. Hindi ko lang alam kung meron silang personal na alitan, pero para sa akin meron namang karapatan si Jandrel na iduluhin ang kahit sinong boksingerong kanyang matipuhan. So ang kalaban niya rito si Ricardo Espinosa, no? Nakakatakot din po ang kartada nito, mga kabrother. Meron ho itong 23 wins sa bakbakang ito. At meron po itong knockout na napakataas. 21 ang age po nitong si Franco. Isipin nyo, 10 na knockout na tuloy-tuloy, sunod-sunod, ang ipinamalas ni Franco bago siya iniharap dito sa WBO interim champion na si Jandrel Casimero. Bagamat Mexicano po ang kalaban ni Jandrel, no? At recognize yan bilang fighter, sugod ng sugod, brawler. Ginagamitan po ng hindi pangkaraniwang taktika ni Jandrel. Napansin niyo yung kilos ni Jandrel, no? Napakahirap basahin. Hindi mo alam kung kailan susuntok. At paiba-iba ng estilong pinapakita sa bawat laban. Minsan sugod ng sugod. At kung minsan naman ay sobrang tipid at pinipili lang yung pakakawalang kamao. Bagay na napansin natin sa bakbakang ito, no? Bagamat merong gigil at instinct sa laban, ay bibihira niyang pakawalan yung kanyang jab. Pure power ang pinapakawalan tulad sa bakbakang ito. Yan, no? All out talaga si Jandrel. Tinamaan doon yung kalaban niya. Pero bibilib ka rin kay Franco rito, no? Talagang siya yung nag-i-initiate palagi ng palitan. Tinamaan. Good right hand by Casimero. Talagang merong kaangas-angas ito si Casimero sa ring. Makita mo pala kung paano lumaban. Ang nagustuhan ko dito sa galaw ni Jandrel Casimero sa bakbakang ito, yung kanyang pag-iingat sa laban at the same time, kung kailangan nga i-risk yung bakbakan, inire-risk niya, tulad niya, no? Pagbakbakan, bakbakan. Pero pag kailangan umatras, aatras. Siguro ang nagiging problema lang dito na nakikita ko kay Jandrel, marami siyang nami-miss out na mga power punch. Pero may mga tumatama rin naman na although pag tumama, talagang solido. Tinamaan doon ng kanan. Grabe. Knockdown po. Ang nalasap agad ng kanyang katunggali. Talagang naging susi dito ni Jandrel, yung kanyang kanan. Para bang gatilyong nakalabit matapos ikas, ha? Nasa by the bell doon. Pero tumama ulit doon. At umalog yung pawis. Nagkakabigayan dito ang dalawa. Good move by Franco. Ito yung mga laban na gusto ni Jandrel Casimero pagkatapos ng distansya. Yung right hand talaga yung nagdadala dito kay Jandrel. Pero bibilib ka sa Mexicano, no? Talagang kala mo hindi tinatablan din ng kamao. Ganon din as well si Jandrel Casimero. Para bang hindi tinatablan ng suntok. Alam nyo, kung mapapansin nyo yung galawan ni Valero sa fight niya, kung maglaro sa ibabaw ng ring yun, hindi halos tinatablan ng kamao. Ganun ho ang kinikilos dito ni Jandrel Casimero. Kung tamaan ka man, ayun oh, tinatamaan si Jandrel pero hindi niya iniinda. O yun oh, body punches ang tumama. Nakakatakot si Jandrel Casimero sa ibabaw ng ring. Dahil hindi mo alam kung anong ipapakita sa loob ng boxing ring. Hindi mo alam kung anong taktika ang ilalabas. Pero one thing na meron si Jandrel Casimero, yung diskarte at lakas ng kamao. Very unpredictable sa laban, eh. Kung minsan, kala mo, very predictable yung galaw kasi mabilis tamaan. Pero gagawin lang yun ni Jandrel Casimero kapag alam niya na nakaya niya yung kamaong tatama sa kanya, no? Tulad nito, alam niyang kaya niya ng yung suntok ng kalaban. Nilalabanan niya toe-to-toe itong si Franco.
Ooh, nice right hand doon, Baray Casimero. One thing na napansin ko rito kay Franco, no? Nonsense na yung kanyang pagsugod, no? Walang tactics at game plan ang aking nakikita. Ang habol niya lang eh knockout. Kumbaga kay Casimero na talagang inaaral simula round 1 hanggang late rounds. So mukhang may nakatago pang lakas dito kay Janriel kahit na late rounds na po. Ito po ay scheduled by 12 rounds mga kabrother. At maraming salamat sa pag-suporta sa ating channel, sa pagbibigay ng stars. Like at comment at share mga kabrother. Ayan, natapos na po ang round na yon. Ito na po, Janriel Casimero. May mga lihim na body punch doon. Uy, tinamaan ulit ng right hand and left hand. Nako! Nabigyan ng solido at napakaangas doon ni Janriel Casimero. Ani mo yung inilibing ng buhay, ganyan po katindi. At tumayo pa po itong si Josh, si Franco, mga brother. Ricardo Franco. Tingnan natin yung kanyang finishing move. Kung meron ba? Grabe yung Janriel Casimero. Hindi maawat, halos. Talagang paliliguan ka ng power punch. Ganyan po ang galaw ng isang Janriel Cuadro Alas Casimero. So ito ang bakbakan sa pagitan ni Casimero kontra dito kay Ramon Garcia. So isang southpaw po at Mexican warrior ang kalaban niya rito. Forever is the strangest thing. It's shorter than you think. So ito si Casimero yung naka-yellow trunks habang itong naka-red trunks ang kanyang kalaban na si Ramon Garcia. Gaano nga ba kalakas si Casimero pagka ang kalaban niya ay mga Mexican warrior? Anong estilo ang pinapakita? At paano magtimpla ng mga opensa? Actually, maganda yung mga suntok doon ni Casimero, no? Napapa-atras talaga sa early itong Ramon Garcia. Kaya lang yung laro nito ni Garcia, medyo may pagka-slow starter. Mahaba po ang galamay nito ni Garcia kaya minamaximize niya yung kanyang laro dito, no? Yung opensa niya, jab-jab, then back pedal. While Casimero dito atake ng atake. Uy na naman! Yung mga suntok ni Casimero. Very explosive punches yung pinapakita dito ni Casimero. Parang pakyaw yung laro ni Casimero dito . And take note mga brother, no? Si Casimero po yung dumayo sa labang ito sa Mexico. At noong mga panahong ito nasa edad 21 years old pa lang po si Casimero. Habang yung kanyang kalaban dito na si Ramon Garcia nasa 27 years old po. So yun na naman brother. Kumbaga humihina yung tuhod ng kanyang kalaban dito. Siguro medyo na-intimidate sa laro ni Casimero. So dito masisilayan natin, no? Paano kumilos yung Casimero pagka ang kalaban ay Mexicano? Ayan, no? Malakas si Casimero sa early rounds. And at the same time, brother, hindi ito yung typical na Casimero nakikita natin. Dito aggressive and maingat, pero hindi bara-bara yung kilos. So medyo mahaba-haba yung bakbakan dito. So welcome brother sa ating podcast, no? Binabalikan natin yung dating Casimero. Kung paano ba siya naging world champion ng paunti-unti sa boxing. Ano ba yung estilo ni Casimero dati? Kung bakit siya nanatiling champion ng mahaba at naging 3 division world champion. So ano ba yung estilo dito ni Ramon Garcia? Maganda ma-identify natin yan kasi alam mo brother, sa bakbakang ito medyo controversial to.
Mamaya sa dulo malalaman nyo kung bakit. Actually, basic yung laro dito ni Ramon Garcia. Pag toe-to-toe yung bakbakan nila, no? Toe-to-toe matchup, medyo delikado si Garcia. Pero ang ginagawa ng Garcia, brother, bumabak pedal while throwing his jab. Pero obvious naman sa palitan dito, talo si Garcia sa palitan. Ayan, no? Kita nyo, laging na-off balance si Garcia. While Casimero, stay hungry, no? On this fight. Gutom sa panalo, gutom sa atake. May mga head of clash dun, brother. So natural yun, brother. Natural yung mga ganong tagpo na may headbutt. Dahil itong si Ramon Garcia, brother, eh, southpaw po ang galaw nito. So itong si Ramon Garcia, kilala to bilang warrior talaga, kasi tumatagal palagi yung fight niya ng 12 rounds. Eh, mantaki mo, brother, yung kanyang reach, no? Kasing haba po yan, halos ni Margarito, yung kalaban ni Pacquiao. So, hindi ho madaling kalaban tong si Ramon Garcia. So, matangkad ho itong si Ramon Garcia, almost 5'9 po. Tapos, haba ng galamay na katulad ni Margarito. So, mahirap pong kalaban to, brother. Forever is the strangest thing. It's ito yung mga panahong prime po ni Ramon Garcia. Malakas ho ito sa light flyweight division. Dahil yung mga kinakalaban ho ito si Garcia, eh sila Omar Soto, Manuel Vargas, yan po yung mga kinakaharap niya, mga tinalo niya. So dito, brother, talagang bibilib ka kay Casimero eh. Kasi isipin mo siya yung dumayo sa hometown ng kalaban niya na si Garcia, pero siya yung atake ng atake. Siya yung nagmumukhang tigre dito sa bakbakan. Pero huwag kayong kukurap, brother, sa dulo ng video na to or laban na to. Kayo na ang humusga kung ano magaganap pa. Pero maganda mapanood natin. Oh, tinamaan doon ni Casimero. Alam mo si brother si Casimero, no? Magaling humanap ng butas sa kalaban. Kasi medyo very unpredictable yung galaw ni Casimero dito. Malakas siya sa early rounds kasi yung mga suntok niya parang hindi kaya dito ni Garcia. Ayan, no? Medyo takot o alanganin si Garcia. Ayan, no? Hindi umaabot yung suntok. At ang daming fake move dito ni Casimero. Nga pala, brother, kung Casimero ngayon o Casimero dati, sino sa tingin mo yung malakas? Kanino ka namang ha? Yung dati o yung ngayon? Kasi yung dating Casimero ganito kumilos. Batang Casimero, medyo fight manipulator din eh, no? Di masyadong sumusuntok pero palaging nakikita yung suntok ng kalaban. Kita mo yung mga suntok. Uy, grabe! Alam mo, ang pinaka na gusto ko kay Casimero dito, brother. Magaling si Casimero kumonekta ng mga punches. At hindi ho biro yung kalaban niya rito kasi matangkad ho ito eh. Mahaba yung galamay. Isipin nyo, kahit na mahaba yung galamay, napapasok ni Casimero. Ganun po kahusay si Jandriel Casimero. Na hindi, kahit hindi katangkaran, no? Pero nakakadiskarte sa loob ng ring. Yun ang kagandahan kay Casimero. Tsaka malakas yung loob, brother. Sipin mo, dinayo mo Mexico. Layo-layo sa Pilipinas nun. And take note, brother, ha? Sa bakbakang ito,
Nakataya rito yung belt ni Casimero na WBO interim light flyweight belt. Bagamat yang si Ramon Garcia, brother, ano yan, kumbaga WBC International Light Flyweight Champion. Pero mas mataas kasi yung ano eh, yung WBO interim. So yun yung pinaglabanan ni Casimero tsaka ni Garcia sa Centenario Los Mochis, Mexico. Huwag kayong kukurap, brother, sa bakbakang ito kasi napaka-importante nung bakbakang Casimero versus Ramon Garcia ng Mexico. Kasi dito, makikilala natin si Casimero paano ba kumilo sa loob ng ring kontra sa mga Mexicano. And dito kita ko naman eh, walang takot si Casimero eh. You know, pumapasok yung mga punches ni Casimero kahit hindi volume. Pero dito maganda yung pakay dito ni ano eh, Ramon Garcia, kasi pakay niya rito, bodega ni Casimero. So napaka-importante ng body punches pagka ang kalaban mo eh mula sa malayong lugar, kasi meron yung fight adjustment na tinatawag, yung high altitude ng kanilang area or lugar. Napakalaking epekto nun kay Casimero, lalong-lalo na sa mga long term ng fight. For example, aabutin yung kanilang bakbakan sa 12 rounds. Medyo delikado si Casimero dito sa late rounds. Pero napapansin ko dito, brother, maingat si Casimero kahit na, you know, kahit na maliit lang siya dito, mas maliit siya sa kalaban niya. Maingat eh. Alam niya paano ititimple yung kanyang atake, yung kanyang depensa. So dito medyo unti-unting lumalakas na yung Ramon Garcia, no? Kasi nga sabi nga natin kanina, slow starter tong Garcia. While yung Casimero, malakas po si Casimero sa early. And then the whole fight, ang galaw kasi ni Casimero, brother, ano yan, fight manipulator tsaka very unpredictable. Yung kala mo pagod na sa laban pero may ibubuga pa pala. Forever is the strangest thing. It's shorter than you think. So maganda yung mga connectivity dito ni Ramon Garcia, brother. Ooh! Pero may tinatawag si Casimero na sharp shooting ability. Oo, yun na naman yung mga punches ni Casimero, pero warrior din kasi talaga yung kalaban niya rito eh. Kaya bagay na bagay Casimero makaharap yung mga Mexican opponent kasi talagang pumapalag yung kanyang kalaban, hindi umaatras. Tulad nito, brothers, totoo lang, match na match itong bakbakan nila na ito. Kasi itong si Ramon Garcia, brother, recognized din yan in terms of lower weight class division. So, veterano kasi itong Ramon Garcia, no? Ano to eh, marami itong mga opportunity sa mga regional belt, mga interim, international belt. Ito kasing WBO na pinaglalabanan nila na interim. May pagkakataon to na ma-elevate to. Since medyo rivalry fight talaga tong labang ito. Casimero versus Ramon Garcia. Oh! Dito matama doon yung mga wild punches ni Casimero, no? Alam nyo, brother, yung laro dito ni Casimero, hindi ko alam kung bit-bit niya pa hanggang ngayon eh. Kaya kayo, brother, tatanungin ko kayo, ano ba yung mas gusto niyong laro ni Casimero? Yung ngayon o yung dati? Yung mga ganitong laro. Kasi yung dating laro, brother, ni Casimero, hindi siya masyadong fancy, no? Parang normal lang kung titignan, pero yung impact sa actual fights niyan, mabibigat po yung mga suntok ni Casimero, brother. Maraming pinataob sa lower weight class si Casimero. No? Isa sa mga umilag diyan kay Casimero eh yung Ulysses Solis, brother. Eh, alam naman natin no, yung Ulysses Solis. Isa 'yun sa mga halimaw dati ng lower weight class division. Si Archie Solis. So balik tayo sa bakbakan. Ano ba yung estilo ni Casimero pagka ang kalaban niya Mexicano? So dito
Medyo killing me softly yung laro ni Casimero dito, no? Unti-unti yung opensa. Medyo strategic tsaka maingat. Oh! Ganda ng mga move dito ni Casimero, brother. Ang hirap gulangan. Alam mo, brother, ang nagustuhan ko kay Casimero dito, para siyang ano eh, parang matured gumalaw kahit na 21 years old pa lang. Alam mo yun, brother, 21 years old ka pa lang, dumadayo ka na ng abroad, no? Very impressive yun. Kasi sobrang lakas ng loob ni Casimero para dumayo. So, meaning to say, brother, nung kabataan ni Casimero, maaga siya naging matured sa larangan ng boxing. Kasi brother, yung laro ni Casimero, para siyang hindi siya masyadong fancy talaga. Yung kala mo boring lumaban, pero sa actual fight, pag napanood mo si Casimero, grabe magpakawala ng suntok. Eto, medyo dikit lang talaga yung fight nila rito kasi napakahirap kalaban ni Garcia kasi mahaba yung galamay. Hometown nila, medyo adjustment ni Casimero to. Pero bibilib kay Casimero dito eh. Na madiskarte, hindi nagmamadali. Sana ganitong ano, Casimero yung makita natin kontra kay Sanchez. Kasi magaling naman talaga si Casimero ngayon, brother. Ang kailangan lang patience. Nawala kasi kay Casimero yung patience eh. Eh dati, malakas yung patience ni Casimero. Lalong-lalo na ngayon, brother, medyo nagkakaedad si Janriel. So napaka-importante na nagagamit niya sa tama yung kanyang enerhiya. Kasi General Casimero is 35 plus right now, no? Medyo may edad na si Janriel sa larangan ng boxing. Pero brother, ang mananatili kay Casimero, yung kanyang experience, yung kanyang pagiging fight manipulator. Tsaka yung laro niya rito, brother, ano? Mahirap basahin yung laro ni Casimero dito kontra sa Mexicano. Ang problema lang dito ni Casimero, brother, pumupuntos itong Ramon Garcia. So ganito maglaro si Janriel sa mga Mexicano na kalaban. Medyo dikit yung fight, pero pero sa akin, brother, medyo convincing talaga yung mga suntok ni Casimero dito, ah. Kumbaga, mas effective yung mga punches na binibitawan ni Casimero kumpara sa Mexican na kanyang kalaban dito. So, Janriel Casimero still initiating the fight kontra dito sa kanyang Mexican opponent na si Garcia Hirale. Ay, hindi, si Garcia. Ramon Garcia. Iba pala yung Hirales, brother. Kambal ni Ramon Garcia. So, medyo marami rin nanood sa laban na to, brother, ha, sa Mexico. Mainit na mainit to sa lower weightless division. Kasi ito yung mga maiinit dati, no? Sila Moises Fuentes, Ramon Garcia, Manuel Vargas. Yan po yung mga mahuhusay na decision-making fight na kalaban, no? Kasabayan po ito nila Ivan Calderon, Giovanni Segura. Ito yung mga kapanahunan nila dati. So si Janriel Casimero dati kasi hindi masyadong pansinin. Kasi nga ano, parang pag tinignan mo sa ring, parang ordinaryo. Pero malupit dumiskarte. Yun yung the best kay Casimero. Mahirap basahin sa loob ng ring. Yung kala mo sobrang pagod na, pero bigla-bigla mailalabas na lakas. Tulad niya, no? Tsaka ang maganda kay Casimero, pag medyo pagod or ano, medyo nasaktan, yung mayakap talaga. Napaka-importante nung ganun, brother. Marunong ka mag-clinch. So ito, medyo na-corner si Casimero dito. Talagang nirarat-rat siya dito ni Ramon Garcia. Pero walang balik doon si Casimero, no? So far, so good para kay Hirales dito. Pero ano yung strategy ni Casimero para ganda nung lateral movement doon ni
angle to angle movement ni Casimero. Kumbaga dito tinawag si Casimero bilang road warrior ng Pilipinas. Handang dumayo kahit saang lugar sa ngalan ng pera at kampyonato. So medyo palapit na ng palapit yung laban na to, brother, sa decision, no? Aalamin natin. Maganda kasi makilala natin si Casimero paano ba maglaro ang isang Mexican na warrior kontra dito sa madiskarteng Pinoy. Oh, yun na naman yung mga suntok ni Jan Riel. Kasi sa fight na to, brother, ah, mas convincing talaga yung suntok ni Casimero, yung mga opensa, yung punches, kumpara dito kay ano, kay Ramon Garcia. Ang problema lang, syempre, dayo si Casimero dito. Kailangan may pakita siyang kakaiba or ma-knockdown niya man lang ito. Oh, ganda ng paalitan dun. For me, I think General Casimero winning. Nananalo siya every round. Ang problema lang dito, bumababa yung work rate ni Casimero. Hindi ko alam kung chinichempohan niya na lang dito, brother. Kasi may ganung scenario si Casimero eh. Na minsan, hindi na masyado sumusuntok. Dumidiskarte na lang ng knockout punch o suntok panapos. Pero bibilib ka rin dito kay, ano, kay Ramon Garcia, brother. Maganda yung pacing sa fight. Maganda yung resistensya. Ito yung mga dapat bantayan natin sa mga Mexican opponent, brother. Medyo malakas yung resistensya. Tapos nakafocus pa rin sa laban. Tsaka, brother, pagka yung kalaban mo Mexico, mahirap malingat. Kaya ang ginagawa ni Casimero dito, you know, dinadarag ng mga wild punches, tumatama. Kaya napapa-atras itong si Garcia. Oh, ina naman. Ako, brother, convinced talaga ako. Doon sa suntok ni Jandrel kontra kay Garcia. Mas ano eh, mas effective. Mas may laman. Kaya lang titignan mo, para siyang close fight, no? So sa dulo, husgahan natin. At may napansin ako dun kay Garcia dito, brother. Kaya niya maglaro ng southpaw tsaka orthodox. So ito, naka-southpaw siya rito. Mamaya-maya lang, naka-orthodox na. So malakas pa rin dito yung Ramon Garcia, brother. Ah. Masipag sumuntok. Oh! Grabe yung ganun Casimero. Medyo tuso si Casimero sa loob ng ring, brother. So sa Mexico po naganap yung bakbakang ito. Naganap po itong bakbakang ito, brother. Taong July 2010. So 14 years na po ang lumipas, or 10 plus years ang lumipas. Matagal-tagal na po itong fight na to, pero kaya po natin inere to para mas makilala natin si Casimero paano ba maglaro kontra sa Mexican opponent, no? Kasi para sa akin, brother, pag nakakaharap ni Casimero yung mga Mexican warrior, very rivalry fight, dikit talaga. Sobrang dikit ng fight. So syempre, mga upcoming fight ngayon si Casimero sa mga Mexican opponent. So tingin nyo ba, brother, ano yung kailangan gawin ni General Casimero para ma-overcome yung mga kalaban niyang Mexicano? Ako, para sa akin, brother, punches effectivity, napaka-importante. Kasi para sa akin, magagamit ni Casimero yung mga wild punches niya kontra dito sa mga Mexican opponent. Kasi itong mga Mexican opponent, willing tong sumalo ng suntok. Kaya lang, pagka nakasurvive sila sa suntok mo, mag-ingat ka sa mga suntok nila. Kasi, ano to eh, rampage puncher yung mga ganitong uri ng boxer. No? Malakas yung resistensya.
suntok lang ng suntok kahit wala nang game plan. Tignan nyo, laro ni Ramon Garcia dito. Bakbakan talaga sila. Eh no, halos hirap pang awatin ng referee. So ito brother, tuloy pa natin. Malapit na matapos tong bakbakan niya kontra kay Hirales. Ah, Ramon Garcia. Nga pala brother, kamusta ka dyan? Ano ginagawa mo ngayon? At salamat ah, nag-uusap tayo ngayon sa boxing. Ang sarap lang makipagkwentuhan no, sa boxing. Kung may kaibigan ka, ganun. At syempre nakikilala natin si Casimero. Paano maglaro kontra Mexicano. So dito nakikita natin, talagang dikdikan kung maglaro si Casimero kontra sa mga Mexico. Ano pa? Puro wild punches yung pinapakawalan dito ni Casimero. Pero sinasabayan lang siya ng Mexican opponent, no? Dito, kitang-kita mo. Nagkakaroon na sila ng gulangan. Pero pansin ko, hindi naman nagpapagulang si Casimero, eh. Medyo mabigat na yung tuhod ni Casimero dito, ah. Si Casimero brother, ano, hindi siya recognized bilang malakas sa stamina. Pero kaya kang sabayan ni Casimero na kahit wala siyang stamina, kaya kanyang lamugin sa suntok. Kasi meron pa rin diskarte si Casimero sa late rounds. So dito brother, kitang-kita ko yung pacing ni Casimero, no? Magaling umilag, may flexibility. Although dikit sa akin yung laban, pero mas effective yung mga punches kasi ni Casimero brother eh. Naalog niya ng maraming beses itong si Ramon Garcia. So expect natin brother, each time na makakaharap niya yung mga Mexican opponent, dikdikan talaga para kay Casimero. So dapat, para sa akin, ready si Casimero sa resistensya. Dapat ready siya sa resistensya. Mga fake move pa dito si Casimero ah. Oh, yun, tumatama yung suntok ni Casimero dun. Medyo nayanig yung Ramon Garcia. Oh, nice body punch. Ganda nung yun ang madaya sa Mexico. Hindi binibilangan yung mga down. Eh, obvious namang tumama yung suntok ni Casimero dun. Ganda nung fight brother pagka Mexico. Kitang-kita mong bigay todo talaga yung salpukan nila, no? Matera matibay. So, malapit na magtapos yung bakbakan ito. Brother, tingin mo sino yung lamang sa bakbakan, brother? Ako para sa akin, convince ako kasi meron ako dito eh. Kaya lang, nanalo po dito si Ramon Garcia, no? Ramon Garcia po by split decision. So, yun po ang naganap dito. Pagkatapos nga ng napakahirap na laban kontra Ramon Garcia ng Mexico, sinikap ng batang kwadruwalas na ibalik ang sarili sa boxing. Nag-training muli ito at muling dumayo sa South Africa. Hindi naging mahirap para kay Casimero ang world title fight dahil mataas na ang naging fight rankings nito sa world sanction. Naisa lang ng promoter ang bakbakang Casimero versus Morati Metalani. Mainit sa bansang South Africa ang Pinoy dahil namamayagpag noon si Metalani sa world rankings. Ngunit isang Pinoy din ang sumira sa paghahari nito, kapwa kababayan ni Casimero na si Nonito Donaire. Kung kaya't, pinaghandaan ito ni Morati Metalani sapagkat sarili niyang titulo ang nakataya sa laban. Sa pagkakataong ito, ay umakyat na si Casimero ng flyweight division kahit hindi pa man ito pamilyar sa timbang. So ito yung bakbakan ni Casimero kontra dito sa champion na si Morati Metalani. Mula sa 108 pounds na pagkakadapa o pagkatalo kay Ramon Garcia via split decision. So nagdesisyon si Casimero na dumayo muli dito sa kanyang katunggali rito na naka-red trunks na si Morati Metalani. At nakataya po rito ang IBF World Flyweight Belt. So silipin natin yung laro, no? Yung naging laro dito ni Gianriel Casimero.
gaano ba kalakas yung kanyang kalaban dito at huwag kayong mabibigla sa magaganap, brother, sa bakbakang ito. Kasi ito yung deeper level na mas makikilala nating lubos, itong si Janriel Casimero. At alam nyo, brother, sa bakbakang ito, meron akong naganap na interview kay Janriel Casimero. So, nung mga panahong ito pala, meron siyang emotional damage na nangyari, no? Dahil nga pumanaw yung kanyang kapatid, brother, sa pagkakaalam ko. Kaya unstable yung kanyang emosyon nung mga panahong ito. So maraming adjustment si Janriel Casimero nung mga panahong ito. Yung kanyang timbang na from 108 pounds tumalon ng 112. Tapos yung kanyang emotional instability. Pero kung titignan mo yung physical na laro dito ni Janriel, no? Hindi ito yung typical na Casimero na nakikita natin na sugod ng sugod. Dito kasi medyo alanganin si Casimero sa atake. Para siyang wala siyang specific game plan dun sa bakbakan. So atake lang ng atake dito si Mitalani. Siguro sinasamantala ni Mitalani yung pagkakataon, no? Dahil baguhan sa division itong si Janriel. Oh, pero umatake pa rin doon si Janriel, ha? Ito yung next round, brother. Okay naman yung mga jab dito ni Casimero, yung mga tapo ng jab. Kaya lang, hindi ito yung typical na Casimero na walang takot talaga. Dito parang siyang walang game plan. At medyo iwas siya sa suntok nung Mitalani dito. So alam naman natin, mas experience si Mitalani nung mga panahong ito. Nakakalaban niya si Nonito the Filipino plus Donaire na nasa kanyang kasagsagan ng karir nung mga panahong iyon. So ba't ba natin tinatalaka yung usapang ito? Kasi dito natin mas makikilalang lubos si Janriel Casimero. Ano ba yung naging kwento niya sa bawat laban? Ano yung mga kinaharap niya na mabibigat na fight? Kasi sina Oya Inoue ngayon, brother, di ba? Sabi natin, dun lang nag-i-stay sa kanyang hometown na Japan. Kung ikukumpara natin kay Janriel Casimero, itong si Janriel, dumadayo talaga. So from Los Mochis, Mexico, no? Natalo siya doon by split decision, dumayo naman siya rito sa South Africa. Ang kagandahan kay Janriel, hindi siya madamot bigyan ng ng world title fight. Kasi nga siya yung nag-a-adjust palagi. Lagi siyang dumadayo, go siya sa lahat. So dito natin mas nakilala si Janriel na kahit medyo risky yung fight, medyo delikado sa sitwasyon, talagang papatol at papatol, no? Lalaban pa rin. Kumbaga, matapang talaga itong si Janriel. Ang problema lang, brother, medyo nawawala yung pagiging wise ni Casimero doon. Kasi, sabihin natin kasing no choice si Casimero, kailangan niya lumaban talaga. Siguro, may pangangailangan din ng mga panahong ito sa pera. Pero kung ako tatanungin mo, alanganin yung fight. Kasi siya yung dumayo, bago sa division, walang tune-up fight. Tapos may emotional na instability ng mga panahong ito. So yan, nag-i-enjoy pa yung crowd ng South Africa. Ganyan po kalakas yung suporta kay Mitalani. So anong round na ba to? Round number 4? Mga ganun, brother. Round number 3 to, brother. So kahit na nagbabackpedal dito si Janriel Casimero, kahit pa paano nakakapuntos, no? Nakakapuntos naman siya. Ito, maganda yung round niya rito. Round number 3. So ang problema lang dito, madalas ma-corner si Janriel. At mas mukhang nadodominate nung kanyang katunggali na si Mitalani yung laro, no?
Grabe yung mga bigay doon ni General sa bodega, no? Pero mukhang nakukuha ni Motolani yung momentum, brother. Dito. Nakukuha niya kung paano ko tatapusin si General, eh, no? Pag nako-corner, medyo hindi na sumusuntok. At napapansin niya rito, mukhang may problema si General sa weight class. Dahil mailap siya sa bodega. Yun, brother, pag binabanatan ni Metalani sa bodega. And nawala dito, brother, yung mga wild punches ni Casimero. Ayun, yung mga ganun. Nawala yun eh, yung mga ganung suntok. Bibihira niya ng pakawalan dito. Oh, nice job. Grabe yung body punches doon ni Casimero. At kitang-kita naman natin, brother, may palag naman si Casimero. Kaya lang, parang hindi ito yung typical na Casimerong lumalaban talaga sa world title fight. Medyo wala yung angas ng kapiraso. Parang may pinagdaraanan talagang mabigat noong mga panahong ito. Alam mo naman, brother, pag may mga pinagdaraanan ka mabigat, ano yun eh, hirap kang makapag-focus sa ginagawa. Mahirap kalaban kasi, brother, yung emosyon, no? May bit-bit kang alalahanin, sama ng loob, tapos dadalin mo sa fight. Mahirap yung ganon, brother. So dito wala yung 100% focus ni Casimero. Never na, parang bihira nating nakita na siya yung nagdi-dictate ng pacing ng fight dito sa Motolani fight. Although kaya naman siyang dikitan ni Casimero. Kaya lang, si Casimero yung ano eh, nagbabackpedal palagi eh. Kumbaga sa madaling sabi, yung Metalani yung nananatiling tigre sa loob ng ring, no? Siguro dahil siya yung world champion. Pero para sa akin, kailangan ni Casimero dito ipakita na kayang-kaya niya i-challenge, no? Itong si Metalani. Pero based dito sa ating napapanood, brother, talagang bit-bit ni Casimero yung mga pinagdaraan ng mabigat. Importante kasi sa fight, brother, yung emotional stability. Kasi dito, brother, hindi ka pwede magpabara-bara. Delikadong kalaban din si Metalani. At tingin ko naman parang hindi naman siya nagawang saktan talaga ni Metalani. Yan o. Umatake si Metalani pero hindi naman nakakasuntok ng solid talaga. No, ayan o. Kayang-kaya saluin ni Casimero yung mga ganong suntok lang. So, Janriel, Casimero, very unstable emotions sa bakbakang ito. No? Mahirap yung adjustment na kinaharap niya. Siya pa yung dumayo, sa timbang. Pero makikita natin, brother, grabe rin yung ano eh, yung spirit ng isang Casimero eh. No? Naglakas loob pa rin dumayo kasi world title fight. Siguro dahil may pangangailangan din. So maganda yung maganda sana yung jab doon ni Casimero, kaso nga lang na-check siya ni Metalani pagkaano nako-corner siya. Ayan oh. Medyo check siya doon sa corner, brother. At parang walang gana na dito si Casimero, wala na yung spirit of Casimero dito eh. Yung angas ng Pinas wala eh. Yung tinatawag nating road warrior, medyo nawala yun dito, brother. At parang medyo iwas na si Casimero sa suntok ni Metalani. Pero in terms of punches, kita ko mas malakas si Casimero dito eh. May problema lang talaga kay Casimero dito sa fight na to. Fight adjustment and emotional instability. Hindi stable yung emotions ni Casimero dito. Parang wala siyang gana lumaban ng toe-to-toe talaga.
Ano, pansin nyo brother, mas gumanda pa nga yung laro ni Casimero eh. Ano, backpedal pero hindi nakakatama yung kalaban. Ito yung medyo controversial brother eh. Tinamaan daw sa bodega si Casimero doon. Tinamaan ba yun? May pumasok, nasuntok. Oh, nice clinch by Casimero. Yun ang kagandahan kay Casimero. Pero controversial daw tong fight na to. Tingnan na natin, tumama ba yung suntok? May konti, no? Pero hindi siya convincing. Kasi nakatayo pa si Casimero. Kung talagang bodega yun, dapat tumumba na si Casimero dito. So, yun yung naganap, brother. Tingin ko may suntok si Mitilani pumasok. Pero tingin ko kaya naman ni Casimero. Wala lang siyang gana sa fight na to. Tulad niya na sinabi natin, mas nakilala natin si Casimero na ano ba yung pinagdaraanan ng Casimero noong mga panahong ito, no? So makikita natin yung pagbabalik ni General Casimero sa next fight nating i-air. So ito yung replay, brother. Tumama ba? Konti. Ay no, halos di nga makita eh, brother eh. Pansin nyo, hindi pa tumama yung mga suntok ni Mitalani ron. From nowhere, brother. So para sa akin, ang hatol ko rito, instability of emotions. May mga pinagdaanan, tumama naman yung suntok, pero wala naman, hindi naman ganun ka-convincing eh. No? Hindi siya ganun ka-convincing. So bagamat natalo si Janriel, nakatayo naman siya dun nung tinigil yun. TKO. Pagkatapos ng bakbakan kontra kay Mitalani at bigong maiuwi ang titulo ng IBF belt, mas lalo na naging maingat si Casimero bago kumuha ng mga laban. Bumalik ito sa Pilipinas at nag-tune-up fight muna kontra sa kapwa Pinoy. Lumipas ang ilang buwan at nakatanggap ulit ito ng paanyaya mula sa IBF sanction. Ngunit ang kasunduan ay manunumbalik itong muli sa 108 pounds division. Ngunit ang bagong kasunduan ay siya muli ang dadayo ng Argentina. Naging malaimpyerno ang karanasan dito ni Casimero, kung saan riot ang kinahinatnan ng laban matapos iligpit ang kanilang huling pag-asa sa lower weight class division na si Luis Lazarte, na ganoon na lang kung paano tinapos ang maduming laban ni Janriel Cuadro Alas Casimero. Sa pagkakataong ito, hawak na ni Casimero ang IBF World Title Belt ng 108 pounds. Na-elevate ito magmula nang umiwas noon ang hari-harian ng 108 pounds na si Ulysses Solis. Sinabi ni Casimero na nakahanda itong dayuhin at patulugin sa sariling balwarte. Umiwas si Solis kung kaya't isa na namang Mexican undefeated fighter ang inihain para kay Casimero. Sa pagkakataong ito, inakala ng mga Mexicano na muli silang magtatagumpay kontra Pinoy. Inasahan din ng maraming Mexican fans na mauulit lang ang naganap na pagkatalo ni Casimero kontra Ramon Garcia via split decision. Ngunit tumatak kay Casimero ang ginawang panghihiya sa kanya. Kaya naman, ang inaasahang undefeated rising star ng Mexico ay mabilisang nilapa agad-agad pagtunog pa lang ng ring sa first round. So ito yung pagbabalik ni Janriel Casimero sa bansang Mexico. At doon nga in-elevate na si Casimero bilang IBF World Light Flyweight Champion. So ito yung kalaban niya rito, si Pedro Guevara. Grabe brother! Round 1 pa lang, no? Pinatikim na kaagad si Pedro Guevara, na undefeated po yan ng Mexico na mga panahong iyan, no? Matindi talaga yung journey, brother, na kinaharap ni Casimero. Kumbaga roller coaster yung pinagdaanan. After kay Ramon Garcia, natalo dun. Then dumayo ulit sa South Africa, natalo ulit. May pinagdaraan ng emotional instable. Tapos dumayo naman sa Argentina, kinuyog. So ngayon bumalik ulit sa Mexico. Ganun po katindi si General Casimero brother nung mga panahon, nung araw, no? Sa 108 pounds division. So niredeem ni General Casimero yung kanyang pangalan sa Mexico. So ito yung naging fight. Bagamat pinatumba ni Casimero,
Siyempre, tuloy-tuloy pa rin yung bakbaka, no? So dito, brother, never ko nakita si Janriel Casimero na medyo takot. Hindi ganun eh. Kumpara kay Mitalani. Yung Mitalani, brother, kasi medyo pilit yung timbang ni Janriel dun. Dito talagang niredeem ni Casimero yung kanyang pangalan sa Mexico. At maganda yung pagkakatimpla ng bakbakang ito, brother, kasi natitrigger lalo si Casimero every time na sumusuntok yung kalaban. So Janriel Casimero, maganda yung pacing dito. Hindi nakakatama yung Pedro Guevara, brother. Pero ang tanong, bakit ba importante na mapanood pa natin to? Eh, matagal na to eh. No? So syempre, brother, si Casimero naman kasi kahit papano, hindi naman yan ordinaryong boxer lang sa Pilipinas, no? Kahit naman anong angas ni Casimero or ang daming galit dyan or basher, kahit papano may ano yan, may ambag yan sa industriya ng boxing. 3 division world champion. At para alam natin saan ba nanggagaling yung angas ni Janriel Casimero, yung bigat ng damdamin. So, maganda yung early rounds doon ni Janriel Casimero. Makita nyo, brother, tinapunan ng uppercut. At kitang-kita mo sa mukha ni Janriel dito, no? Talagang walang sasantuhing kalaban. Ang lalim nun, brother, yung uppercut. Forever is the strangest thing. It's shorter than you think. Bang! Grabe yun, brother. Malatang Davis yung galaw, eh, no? No think. Actually, ito yung mahirap kay Janriel. Pag tinignan mong mabuti yung laro ni Janriel, kala mo, ordinaryo lang. Pero sa actual fights, ang bigat pala talaga ng papakawalan niyang suntok dun. Matitindi yung mga pinapakawalan niyang suntok. So ito, round number 2. Ito yung mga early fight ni Janriel Casimero kontra Guevara. Di ko alam kung anong plano rito ng promoter kay Casimero. Siguro plano nilang gawing paper champ itong si Janriel Casimero kasi na-elevate yung kanyang world title na interim, no? Yung IBF interim, na-elevate yon buwat sa pagkakapanalo kay Luis Alberto Lazarte. So, ang may-ari talaga ng belt na IBF sa lightweight flyweight division eh yung Ulysses Solis. Kaya lang, brother, yung Ulysses Solis medyo natakot ng konti, no? Natakot kay Casimero kasi nga ano eh, yung mga nakakalaban ni Casimero medyo bigate na rin, kahit sabihin mong talo siya, may experience. So dito, brother, sige, tingin ko ang plano ng Mexicano dito sa kanya, gawing paper champion, kunin yung belt kay Casimero. Kasi isipin mo, ha, ano yung logic doon sa ganung scenario? Si Janriel naging world champion tapos didepensahan doon sa lungga mismo ng kalaban, 'di ba? Alam naman natin yung pinagdaanan niya kay Ramon Garcia, no? Natalo siya by split decision, bagamat siya naman talaga yung lamang na lamang doon eh. So plano sanang ulitin yun sa fight na to. So sa dulo ng video na to, panoorin natin at abangan ano yung naging epekto, ano yung naging resulta rin. Para tong ano, brother, eh, yung tema dito parang Thurman versus Pacquiao. Bakit? Kasi round 1 pa lang talagang pinakitaan na ni Janriel, no? Pinatumba na kagad yung kalaban kahit dehado siya sa hometown. At itong Pedro Guevara, brother, hindi naman to basta-basta. Malupit din ho itong Pedro Guevara kasi undefeated fighter ho ito. At never tong na-knockout sa kanyang karir, no? Sa kasalukuyan, ang karir nito, meron tong 42 wins, 4 loss, and 22 by way of knockout. So meaning to say, si Janriel Casimero ang unang dumungis
sa kanyang kartada. Pero ang tanong, ano yung fight na nangyari at anong pagiging delikado yung kinaharap ni Janriel? Kasi dito obvious naman eh, no? Kung ikukumpara natin sa laban niya o laro niya kay Matalani, yung Janriel kasi meron dito, brother, ano eh, sugod ng sugod, walang takot. Ito yung talagang full function ng Casimero. Yung healthy, malaganda yung mood, laban lang ang pagtutuunan, yung ganoon, brother. Kasi kaya naman niya dumiskarte sa fight eh. At kayang-kaya naman talaga niyang dumayo. So, tingin ko nakatulong din sa kanya yung experience niya kila Mitelani, kila Ramon Garcia. Malaking epekto yun kay Janriel. Kaya sa fight na to, nagkaroon siya ng fight maturity lalo. Eh no. Sa unang tingin, kala mo ordinaryo si Janriel, parang walang bigat na suntok, boring. Pero kung maa-appreciate mo yung boxing, brother, yung galaw niya rito, very flexible. Pag sumusuntok yung Pedro Guevara na power puncher, magalaw yung Pedro Guevara at mahirap hulihin, brother, ha? Pero tignan niyo yung pacing nung Casimero. Siya yung nag-i-initiate ng fight. Siya yung nagdi-dictate ng pacing, no? Bagamat medyo malabo na to, old school na kasi tong video na to, pero pinaka-the best, no, mapag-usapan natin. Ano ba si Casimero ngayon? Sino ba si Casimero ngayon? Buwat sa fight na to. Kasi brother, sa buong 12 rounds, lagi lang nakaabang doon yung tempo ni Casimero. Kung kailan niya ilalaglag, paano niya ilalaglag, yun yung kakaiba kay Casimero eh. Parang ordinaryo pero kakaiba. Tsaka brother, itong si Casimero, walang arte kasi kaya niya mag-clinch sa buong fight. Hindi siya nahihiyang yumakap. Hindi siya nahihiyang pagtawanan kung hinihingal. Kasi as long as nakatayo ka sa loob ng ring, brother, kahit hingaling ka dyan, eh kung may lakas naman yung suntok mo. Pero napaka-importante naman din, brother, nung stamina, no? Tong Pedro Guevara, brother, ano? Sa kasalukuyan, nasa super flyweight division to. And pasok to sa top 20 na magagaling na boksingero sa division. Actually, brother, ano eh, tinalo nito si Andrew Muloni. No? Si Andrew Muloni, brother, kapatid yun nung tinalo ni Inoue. So may bilang din ho itong Pedro Guevara, hindi ho ito basta-basta lang. Yung Carlos Cuadras na world champion din, no? Naglaban sila ng dikit na fight. So hindi rin ho biro ito, itong Pedro Guevara na kaharap dito ni Casimero. So ano pa yung mga pwede nating makita kay Janriel Casimero dito, brother? Kontra sa mga Mexicano. Kasi kaya ini-airin natin tong fight na to. Ano ba yung pinagdaanan ni Janriel Casimero? Paano siya nahubog at maging kasalukuyang 3 division world champion? Ito kasi yung mga pinagdaanan ni Janriel, no? Galing si Casimero sa mabibigat na experience. Like Murati Mitalani, mula sa South Africa. So ito, round 5 na, brother. Highlights lang naman to, no? Hinahanap lang natin yung mga laro ni Casimero. Paano nakakadiskarte sa mga dikit na laban? Kasi brother, ano eh, si Casimero, mautak din sa loob ng ring. Kaya niyang tumantya ng kalaban kung anong estilo ang gagamitin niya. Tulad nito, brother.
kumbaga may patience pa rin naman si Casimero, pero bumabato pa rin ng wild punches, no? Pero dito brother, no, medyo talagang nakatikim tong Pedro Guevara. Medyo nagiging ano rin eh, no. Nawawala yung pasensya ng Pedro Guevara kasi actually brother, magaling talaga sa decision yung Pedro Guevara. Undefeated ho kasi yan eh. Kaya lang brother, yung mga panahong yan si Pedro Guevara, sanay na sanay po iyan na lumaban lang sa Mexico. Eh sige, kasi meron din, sanay na dumayo. So ngayon nagkaalaman sino yung mas mahusay. Ito ano yung mga suntok na tumatama rito. Tumatama yung mga wild punches ni Casimero, brother. Kaya nasusurvive niya yung fight ni Casimero. Dahil may suntok siyang katatakutan pa rin eh. Sabihin na natin hinihingal si Casimero sa fight. May mga ganong senaryo. Pero kasi yung suntok ni Casimero, yun yung nagbibigay respeto sa kalaban para hindi mag-dictate ng pacing of fight. Kasi alam naman natin brother, kahit naman banata mo at paulan ng suntok si Casimero, kaya pa rin ni Casimero, no? Kaya pa rin ni Casimero kumain ng suntok mula sa kalaban. Ang tanong lang dyan, sa mano-manong bigayan, kaya ba nung kalaban na sumalo ng suntok? Diba? Yun brother eh, para sa akin. Matira matibay, no? Para kay Casimero. In terms of skills naman brother, magaling din naman tong ano, Pedro Guevara. Merong back pedal, may game plan. Kaya lang, didiscard yan ni Casimero dito. Meaning to say brother, na-outclass ni Casimero yung kanyang kalaban. Sa sariling baluarte pa mismo, brother. It's shorter than you think. So ganito, oh, tumumba na naman, brother. Pero hindi binilangan. Yan, ganyan na ganyan ang nangyari. Sa first fight ni Casimero sa ano, sa kontra kay Ramon Garcia, no? Ganyan na ganyan po. Janrel Casimero trying to do his thing. So ito medyo patapos na yung bakbakan brother, round 7 na, no? Ang hirap i-analyze talaga brother dong Casimero kasi medyo manipulative siya eh, no? Yung laro niya, kala mo normal lang, yakap, boring. Yung pala palagi lang nakaabang yung kanyang kanan dito or kaliwa na wild punches. Naghihintay lang na itapon talaga sa kalaban na lihiti mo. Ooh, nice punch by Casimero. Brother, maganda yung atake dito ni Casimero, no? Maganda yung pacing lalo. Lalo yung nakatatakot yung ano, brother. Yung Pedro Guevara. So, ito yung mga medyo nakikita natin kay Casimero. Kaya niyang gulangan yung mga Mexicano. Kaya niyang saktan. Kaya niyang i-dictate yung fight. Pacing. Tulad niya, no? Nakita niyo, brother? Yung laro ni Casimero sa Mexicano. Hindi umuubra yung ano, yung magandang enerhiya eh, yung skills. Bakit? Kasi each time na maglalaro yung kanya kalaban, gagamit ng game plan, niyayakap ni Casimero. Di ba? Pero dito ba brother, nagagawa bang saktan nung Mexicano si Casimero? Yung kasi yung big ano, big factor brother eh.
Meron na bang Mexicano na nagpa-knockout kay Casimero? Yun ang tanong natin, brother, no? So far, brother, ah, sa mga nakalaban ni Casimero, kasi merong total loss si Casimero na 4 and 1 by way of knockout. Yung kaisa-isang TKO na naranasan ni John Riel, eh laban niya yun kontra kay Mitalani. No? So undefeated si John Riel Casimero simula 2017 onwards. Hanggang sa kasalukuyan. At marami pong nakalaban din si John Riel Casimero, brother, na Mexicano. So isang beses pa lang natatalo si John Riel Casimero sa Mexican opponent. Ito, brother, grabe yung yakap. Yung mayakap na rin yung ano, yung Guevara dito. He is very unsure sa lakas ni Casimero kung ano pa yung mga nakatagong lakas talaga. Kasi, brother, may mga suntok si Casimero na from nowhere, alam mo yon? Punches from nowhere. Tingnan mo, brother, yung yakap ni Casimero. Namimislead yan ng mga viewers, brother. Kala nila hinihingal si Casimero. Yan, oh, panira ka ho kasi yan ng ano, brother, ng momentum ng kalaban. For example, nasa momentum yung kalaban, umatake ng umatake. So, ikiklinch ni Casimero. Ganun yung nangyayari. So, ito, brother, malapit-lapit na matapos tong fight na to. Round number 9 na sa bakbakan. So, ito, John Riel Casimero. Medyo nagiging manipulative lalo si Casimero dito. Actually, brother, ang nagustuhan ko talaga kay Casimero, ano siya? Ang hirap basahin bilang kalaban. Hindi mo alam kung ano ipapakita sa loob ng ring, kung magiging aggressive ba sa early, kung sisirain ba yung momentum mo, nayayakap ng yayakap pagka nasa momentum ka, tapos hahanapan ka ng butas. Yun yung nakakalito kay John Riel Casimero. Tulad nito, nasisira na yung laro ng kalaban niya, nananakit na eh. So ito, brother, silipin pa natin yung mga laro ni Casimero dito tsaka Guevara. Kasi, brother, dito natin mas makikilala si Casimero sa mga opponent niya na Meksikano. Ano at sino si Casimero sa larangan ng boxing sa Mexican opponent, no? Ako, nakikita ko, brother, malaki yung kalamangan ni Casimero sa mga Mexican opponent. Bakit? Kasi bypass niya yung laro eh, no? Alam niya kung paano sasaktan, kailan sasaktan. Alam niya kung paano bibigyan ng matindi, paano sisirain yung discarded through clinching, yung ganon, yung may discarded na, maganda na yung momentum, yayakapin bigla ni Casimero. Ganon yung ginagawa ni John Riel dito. So pansin nyo, brother, hindi nakakaporma ng malupit yung kalaban. Pag gusto na umatake, yayakap si Casimero, kaya babatuhan ng isang wild punches para matakot. Tulad niya, no? Kanina, umaatake na yung Pedro Guevara. Pero maya-maya, biglang bawi. No? So, round number 10 na tayo, brother. Ilang round na lang ba to? Eh, no, kita nyo yung mga tumamang ganun. Kala nyo sa screen, pag pinapanood nyo, walang impact, normal na suntukan lang. Pero, brother, hindi eh. Ang bigat ng mga patama ni Casimero dun eh. Ayan o, tignan nyo, nasisira na yung laro ng kalaban, naaasar na kay Casimero. Yan yung sinasabi natin na fight manipulative itong si John Riel Casimero kontra sa mga Mexicano. Anong round na ba tayo, brother? Round number 10, no? Ilang rounds na lang to, brother, so abangan natin yung gagawin ng mga hurado rito, no? So, John Riel Casimero trying to do his thing.
na ipakita na siya yung mas nagdo-dominate ng fight. Kasi nga naman, brother, siya yung champion dyan. Siya yung may bit-bit na belt, no? Siya yung mas dapat nire-respeto. And dito, medyo walang engagement. Nakaabang lang palagi si Casimero sa mga power punches. So malaki yung natitipid ni Casimero sa kanyang enerhiya. Oh, yun na naman, brother! Pansin nyo, nakailang tumba na yan, yung kalaban na yan ni Casimero. Pero ang problema, hindi binibilangan ng referee, eh. No, isang beses pa lang. At magtataka kayo sa dulo ng fight na to kung ano yung magiging hatol, brother. Kala nyo ba ganun-ganun lang tong fight ni... ano, brother, tong si Ramirez... hindi si Ramirez, si Guevara. Kasi yung Ramirez, yun yung talagang nakatikim kay Jandrel Casimero, eh, no? Yun yung talagang tulog. At hubad pati mouthpiece ng bunganga. So maganda yung fight na to, brother. Talagang nakita natin, no, na-expose natin yung laro ni Casimero tsaka nung Mexican opponent. Paano ba talunin? Paano durugin kahit na mas malakas ka ng bahagya, mas bata ka, mas malakas resistensya mo, mas maganda yung game plan mo? Paano ka dudurugin at tatalunin? Yun ang pinaka the best na matututunan at malalaman natin sa fight na to. Kaya panoorin natin hanggang dulo, brother. Importante yung scorecards dito, eh. It's shorter than you think. Hindi ko alam, brother, kung nandiyan ka pa sa dulo ng video na to, ha. Pero kung sakasakaling nakikinig ka pa ngayon sa usapin natin ng boxing, maraming salamat kasi may kaibigan akong katulad mo. Kasi ako, brother, hilig ko talaga yung boxing. Oh, yun na naman, brother. Tumumba na naman, pero hindi ulit binilangan. Yan ang pinakamalaking problema sa Mexico pag dadayo ka. Kailangan talaga patulugin mo yung kalaban mo. So ito, brother. Talagang kuwang-kuwa na ni Casimero yung pacing dito. Yung mga hakbang niya, grabe yung buwelo, eh. Eh no, corner. At talagang mukhang takot yung kanyang kalaban dito, no? Kung ang tanong, sino ang nanatiling tigre sa laban? Obvious naman, brother, eh. Eh no, ilang beses na tumumba yon. Pero hindi pa rin, pang limang beses na yun, hindi pa rin binilangan. Yung first round lang ang binilangan kay Janrel. Obvious naman na nalamog na ni Casimero to, eh. No? Ganun maglaro si Casimero sa mga Mexicano. Nilalamog ni Casimero. Kasi alam ni Casimero na malakas sa long term yung mga Mexicano. Matibay, malakas yung stamina. So, ang ginagawa ni Casimero, hindi niya sinasabayan ng husto. Ginagawa niya lang, binabatuhan niya ng mga wild punches para malamog yung kalaban. Then, paunti-unti, brother, ano, eh. Hindi kasi bumababa ordinary yung laro ng kalaban. Hindi basta-basta, ano, bumababa yung work rate. So, ang ginagawa na lang ni Jandrel kasi mirip dito, nilalamog niya na lang yung kalaban. Same na ginawa niya doon kay Ramon Garcia. Kaso nga lang, nadali siya sa split decision. Ang tanong dito, anong mangyayari? Kasi obvious naman, nalamang si Casimero dito, eh. Ito, walang impact yung suntok sa kanya dito ni Guevara, brother. Oh, kita niyo, brother. Nagkakalamugan sila dito. And ano yung nagaganap na bakbakan dito, no? Instead na si Casimero yung mag-adjust sa fight, ang nag-a-adjust yung Pedro Guevara. Diba? Siya yung may mas skills dito. Siya yung may mas magandang forma, pero parang baliktad. Ba't parang Janrel Casimero yung nagdi-dictate ng pacing tsaka, ano, tsaka mas nagdo-dominate ng ring generalship. Ito, mga wild punches ni Casimero, bibihiran tumama. Pero yung mga pasimple sa bodega, okay, you know, dagdag lamog, eh. Tsaka, brother, ito, hindi nagbago
yung enerhiya ni Casimero dito simula first round, brother. So ito siguro yung kaibahan ni Casimero ngayon sa dating Casimero. Talagang malakas yung resistensya. Tumatagal. Actually, tumagal naman si Casimero kay Ngitumbo, ah. Diba? I mean, umabot naman ng decision yung fight nila. Siguro, it's a matter of pagpili ni Casimero ng diskarte kung anong gagamitin niya sa kalaban niya. Kasi pag ginamit niya yung toe-to-toe matchup, medyo magastos yun sa enerhiya. And then kung bibigyan ka ng bibigyan sa bodega, medyo delikado ka sa late rounds. Bababa yung work rate mo. Sacrificial kasi si Casimero, brother. Marunong pumili ng baraha. Nagkataon lang sa mga latest fight niya, hindi ganun ka husay yung pag-pick ng ano niya, brother, ng diskarte. No? Medyo na overhype si Casimero. To the point na na-disregard yung kapasidad ng kalaban niya rin. Dito kasi, brother, tingnan mo, inunti-unti ni Casimero. Ito yung killing me softly yung dating. Bugbog ng paunti-unti, wild punches, takbo, yaka pag-aatake yung kalaban. Ganun lang, basic na basic kay Casimero. Ayan o. So ganyan po lumaban si Casimero sa mga Mexican opponent. So Gianriel Casimero still dictating the fight dito sa last round, brother. At malapit na po magtapos tong bakbakang ito. Brother, gusto ko yung pasalamatan sa ating samahan, brother. Pakipindot naman nung like button, yung subscribe button. Kung medyo naging kaibigan kita rito sa usapang to, ha. Di ko alam kung umabot ka rito, eh. Pero salamat, brother, ha. May kaibigan akong katulad mo. Ito. Natapos na ba yung fight? Hindi pa. Ano ba to? Tumatama yung mga simple ni Casimero, ano? Hindi siya ganun kabilis, hindi siya ganun. Pero flexible kasi yung bitaw ni Casimero. Kayang lumusot kahit saan. Tapos alam mong may bigat yung suntok. Ganun si Casimero. So dito, brother, nanatiling champion si Casimero at na-redeem yung kanyang pangalan sa mga Mexicano. So ganyan po lumaban si Casimero sa mga Mexicano. Nilalamog ng husto ni Casimero at kung lumalamang na yung kalaban, gumagamit ng clinching ability. So muli, maraming salamat at sana palagi kang mag-ingat. Tuloy-tuloy tayo, brother, sa ating usapin pa, no? Mabuhay ka.